Hi! Malakas po ang ulan. Okay. So lahat po ba ay nakakain na? Nakapag-merienda na? Nakapag-CR na? Nakapag-kape na? At yung iba wala pa? Saan napunta yung iba? Kinuha na ho ba sila? OMG. Kaninan dyan lang ang lalakas, nagtatawanan. But anyway, ito na po ang hinihintay nyo na health forum. Okay. Sino po ba rito yung mga nakapanood na ng full-length na health forum sa YouTube? Okay. So, yung iba, wala pa ho kayong idea. So, first time. First time. Pero nakakapanood ho kayo sa YouTube? Yung alam nyo ba? Oh, yun yung lagi nyo napapanood, ano? Okay, please do like and share our health forum with Doc Atoy. Ito po yan, na may Apple. Yan po yung legit na aming Facebook account. So kung makikita nyo, meron siyang picture. Nakita nyo siya? Hindi, di ba? Pero andyan siya. May itim lang talaga. Ayan, ayan, ayan. Okay, please do like and share. At syempre, yung alam nyo ba, sa YouTube din, please subscribe. And then you can share it para marami po ang makaalam, kumbaga makakilala din sa amin. Actually, mostly po sa abroad, yan yung mga mas nakakaalam. At syempre kayo dito, pinapunta kayo na sa abroad, tama po ba? Sila yung nagbigay sa inyo ng info na pumunta kayo dito. O sila busy-busy, kayo busy-busyhan. Sila pa yung mas nakakaalam. And then, nagpapasalamat din po ulit ako sa ating mga supporters, mga follower na patuloy po ang pag-pledge sa ating Zeal to Heal Foundation. Okay? So, meron lang hong inaasikaso si Doc sa kanyang muka. Kasi pagka gusto niya pagkaharap siya dito, nagre-retouch ho yan. Alam niyo naman, siyempre, alam niyo na yung kulay niya, no? Ganun ho. Nag-enjoy ho ba kayo? Okay, meron ho ba ritong mga cancer patient? Mga cancer, okay. Mga nagkikimo, undergo na ng chemo. Okay, yung mga ano po, meron ho bang may lupus? Lupus, okay. And then, meron ho bang ano rito, nagda-dialysis? Candidate for dialysis, matataas ang creatinine, mga candidate na, okay. And then, yung mga nagi-insulin, or matagal ng diabetiko, 5 years pataas na diabetiko, okay, open and heart surgery, meron po ba? Yung mga for angioplasty, angiogram, okay. Yung mga bukol na for biopsy, meron din po, yan. At yung mga walang pera, asan ka ba? Yan, alo, ang dami! Ang hirap husag kaputin niya, pero ang ano lang yan, lagi lang ho kayo nakaganyan. Para kang si Little Lapid, no? So, ngayon po, excited na ba kayong mag-discuss ang ating napaka-itim na doktor? Gwapong doktor? Excited na kayo? Okay, tawagin ko na at umuulan. This is a blessing day na mag-discuss siya sa araw na to. Please do help me welcome Doctor Atoie Arbular Albuleta pala. Hindi albularyo. Ayan. Ayan na. Nakapag-retouch na ho siya. Retouch mo yung mukha. Good morning! Yeah. Asan yung iba? Kinuha na. Ni Lord? Iba ang kumuha. Iba ang kumuha. Yes. Sige, sino po yung mga nanood na sa amin sa Facebook? Okay, pati YouTube. Yung health forum, ha? Health forum? Okay, kalahati lang. Kasi kung nakapanood nyo na, uwi yan na. Ano pang gagawin natin? Punta-punta pa man din. Alam mo, Doc, ito yung pinakamasarap pag nagmerienda ka, kumain ka. Nagmerienda kayo? Busog ka. Kaya ganyan ang mga itsura nyo eh. Tiga, nasa, no? Oo. Nasa! Naga-hibernate. Nasanda. Nagtuto na ako. Sige, mag-i-start na tayo ng health forum. Ito na po yung pinakiintay nyo. Makikiusap lang ako. As in, talagang galing sa puso ko na pakiusap. Total, taon ang binilang nyo para masira ang katawan nyo. Ano ba naman yung ialay na natin tong buong araw na to para makinig ng maayos kung paano ba marirepair yung sakit natin? Ha? Ayoko hong nakikita kasi marami ho akong CCTV. 42 po yan.
Oo. So, marami dyan nasa ilalim ng upuan nyo. Upuan! At napansin ko, yung iba, tingin ng tingin sa relo. Isa lang ang meaning kung ba tayo tumitingin sa relo eh. Naiinip. Eh ako ayoko nang naiinip because patience is a virtue. Tama yes. ba? Okay, so ganito deal natin. Magsasalita ako, mag-help forum ako 30 minutes lang. Okay? Maghihigpit ako sa oras ko. Okay lang? Talagang ako, napakahigpit ko. Pag sinabi kong 30 minutes, pag lumagpas tayo dyan, 1 hour. Okay? At lumagpas eh. Lumagpas. One and a half. May reklamo? At syempre, lubos-lubos niyo na ho yung pakikinig. Oo. Dapat ma-internalize niyo po kung ano yung i-discuss ni Doc sa health forum. Oo. Saglit lang to. You just only read between the lines. Yeah. Okay? Okay? Parang pakikinig yan eh. Tignan natin kung nakikinig sila. Sige. Isang exercise. Sige. Okay? Psychological yan, ha? Psychological Sige. To, ha? Kung talagang marunong kayong makinig o nakatunga nga lang kayo. Oo. Okay. Now, kasi marami dyan, nanonood lang. Nanonood lang. Oo. Hindi naiintindi, hindi na-internalize. Oh, ngayon, game. Itaas ang kanang kamay. Kanan. Naku, sablay yung iba. Oh. Kaliwa. Asamay ka? Sabi ng iba, asamay yung kanan. Okay. Iwagayway. 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 At sumunod sa akin, ilagay sa inyong batok! 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 Ah, yan na. Quang, 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 quang. So alam na kung sino yung marunong makinig. Yung iba nanonood, batok, batok, batok. Proud pa, proud pa. Uy, tanga, batok, batok. Ay, nako. Uy, mali ka ba? Ay. Sige, okay. So palakpakan natin, boss okay. Big. Start na kami. Yes, maraming salamat. Okay, so dahil po maraming nanonood sa atin na worldwide, because ito po ay naka-live ngayon, I'll start with a disclaimer first. Ang Health Forum with Doc Atoy, together with Zenergia and Zeal to Heal Foundation, hindi po namin ginagawa, hindi kami nagkoconduct ng Health Forum to diagnose, treat, nor cure any kinds of diseases. The real purpose of conducting Health Forum is to educate our fellow men, specifically kapwa natin Filipinos, ano ba yung mga steps na dapat mong gawin to achieve healing. Ladies and gentlemen, hindi po si Doc Atoy ang nagpapagaling, neither the products that you will ingest or intake. It is only the Lord who can give you healing. Amen? Pero, gusto ka nga ni Lord pagalingin kung mali ang ginagawa mo sa sarili mong katawan, paano kanya pagagalingin? Yun yung trabaho ni Doc. Ituturo ko kung ano yung mga tamang gawin sa katawan. Are you ready? Okay. At ang unang-una kong ginagawa, tinatama ko yung maling paniniwala. Pinaliliwanag ko that there are... Pataas ako neto. Ah, pakitaas. Hindi, hindi. Kunin mo, ilagay mo sa second floor. Taas, pogi, taas. Pogi, taas, pogi. Nangangain niya ng ano? Yan. Yan, sige. Oh, tama na. Thank you. There are only 3 steps to achieve healing in accordance with what is written in the Word of God. Remember this. Hindi ito yung step na sinabi ng medisina, hindi sinabi ng doktor, kundi ibinili ng Diyos kung paano natin maaabot ang kagalingan. So if we will not follow what the Lord said, instead we are just following what the people said, then hindi tama yung resulta. Okay, ano yung 3 steps? First step, sabi ng Panginoon sa kanyang salita that the first ever key, ang unang-unang susi sa kagalingan ay acceptance and admission. Tagalogin po natin, ang unang-unang susi sa kagalingan mo ay ang pagtanggap at pag-amin. Kung hindi mo tanggap na may sakit ka, sinong doktor ang pwedeng tumulong sa inyo? Kaya yung mga in denial, hindi ka gagaling. Okay? Kung hindi mo naman aaminin na ikaw ang may kagagawan niyang sakit mo na yan, ala nga namang ako.
kadadating-dating ko lang. At saka hindi tayo magkakilala. Tama ho ba? Okay. At kaso, bago natin maamin yan, kailangan i-correct muna ang paniniwala. Ano yung mga paniniwala natin? Ang maling paniniwala natin na ang pinagmula ng ating sakit, unang-una, dahil sa pagkain. Pwede? Mahilig sa matataba, mamantika, maaalat, chichirya, soft drinks, ayun, hinay blood. Ikalawang paniniwala nyo, dahil daw sa stress, pwede? Sobrang pag-iisip, sobrang pagpapagod, mga problema, at sangkatutak na utang. Iyon, may nakarelate. Ikatlo, dahil daw sa pagtanda o aging. At ikaapat, ito yung pinakamarami nyo sagot. Kaya may sakit, lahi-lahi, mana-mana in English? Hereditary. May narinig akong sagot, inheritance. Uy, huwag kayong magalit sa akin. Yung word na inheritance sa English, tama po yun. Pero hindi pwedeng gamitin sa medicine. Pag inheritance, usually, we use it sa batas. Kasi ang inheritance, dapat merong kayong kasulatan. Yung bang mga sakit nyo, may kasulatan kayo? Nang magulang nyo, meron o wala? Ang sakit ko na to, ay malugod kong pinapamana. Sa pinakamamahal kong mga anak. Medyo emotional ka pa, di ba? Sa panganay, diabetes. Sa ikalawa, high blood na lang. At sa paborito kong bunso, bukol. Nagmamahal, inahay. Ayun yung inheritance. So sa science, ang tawag hereditary. In medicine, genetically. Okay, here it goes. According kay WHO, World Health Organization, these four are factors kung bakit pwedeng magkasakit ang katawan. Yes, sila ay factors, pero hindi ang pinagmulan. Eh, Doc, ano ang tunay na pinagmulan ng aming karamdaman? Admit it or not, ang pinagmulan na sakit mo, may mali kang nagawa sa katawan at buhay mo dati. Ang resulta niyan ngayon, yung katawan mo humina. Pwede? Bumigay, kinapitan ng iba't ibang sakit. Tama o mali? Malinaw ba ito o malabo? Bakit dyan tayo nag-umpisa? Yan ang pinakamababaw ng medicine. Bakit ako magtuturo ng malalim na medisina kung yung pinakamababaw, bihirang-bihira pa, nakakaintindi at nakakaunawa? Parang paglangoy lang yan eh. Pwede ka bang lumangoy sa malalim na karagatan kung hindi ka pa marunong lumangoy kahit sa mababaw na tubigan? Tama, ang sagot, pwede. Yun nga lang, very risky. Baka malunod ka agad. Another analogy. Pwede ba tayo magturo ng leksyon na pang grade 6 pero ang tuturuan natin grade 1 pa lang? Oh, ang sagot, pwede. Yun nga lang, baka hindi niya maintindihan. Same goes today, guys. Honestly, pwede ako magturo ng malalim na medicine. Pero kung hindi nyo ako maiintindihan, we are just wasting time. Sayang yung pinunta nyo. Correct? So we started with the basic. At para mas maintindihan nyo, gamit tayo na sample. Kasi nabalitaan ko, tayo mga Filipinos, napakahilig natin sa sample. Totoo ba yan? Pag namimili nga kayo ng prutas, di ba? Matamis ba yung mangga? Sagot ng tindera, oo naman. Patikim nga. Ang tawag doon, sampling. At ang gagamitin kong sample ngayon, sarili kong katawan. Gusto nyo tikman? Ay, mali. Ano ba? Ang tikman. Sa sample. Okay, eto. Halimbawa, ang aking katawan ay may sakit ngayon. Sample lang po ito, ha? Hindi po ba yung sakit na meron sa katawan ko ay resulta ng mga mali kong nagawa sa buhay at katawan ko dati? Tama o mali? Balikta rin natin. Dati, taong 2014, 15, 16, 17, 18, mali ang ginagawa ko sa buhay ko. During those mentioned years, naaabuso ko itong sarili kong katawan.
Pagdating ngayong 2019, ayun, humina na yung katawan ko. Bumigay, tapos kinapitan ng iba't ibang sakit. Tama o mali? Tingnan nyo, pag ako may sakit, andali nyong ano, mag-agree, tama. So, totoo ang kasabihan sa Kongreso at Senado. Ano yun? Mas madaling magturo kaysa umamin. Pero naintindihan niya yung sample ko? Naintindihan niya? Oh, sige, kayo naman. Tapos na ako, ha? O, kapatid, ano ang kalagayan ng iyong katawan ngayon? Meron kang? Sabi niyo, mahigit 500 sila. Pero yung sumagot ngayon, wala pang 100. Which means, napakarami ng hindi nagsalita, napakarami ng hindi nagbubuka ng bibig, majority, hindi pa po umaamin. May bad news ako, ha? Ladies and gentlemen, you are not invited here to hear just good news. Ang tunay na dahilan ko ba't kayo naimbita rito para makapakinig ng katotohanan. And I would like all of you to know that reality do comes in two forms. The good news and even the bad news. Oo, merong bad news. Pero kung yan ay katotohanan, kailangan nyo pa rin malaman. Hello? Bad news number one. Are you ready to hear this? Yes. Are you sure? Yes. Lahat ng hindi umamin, dun sa tanong ko kanina, kung ano kalagayan ng katawan mo, lahat ng hindi umamin, hindi na rin po gagaling. Grabe naman to, doktor na to. Akala mo kung magsalita, akala mo maputi siya. Eh di maitim. Tatapusin ko yung sentence. Lahat ng hindi umamin, hindi na po gagaling habang buhay. I can read your mind, sabi. Dok, hindi ho magandang biro yung sinabi mo. Guys, look at me. I'm not kidding. I'm not joking. Why? Because yung sinabi ko is written in the Word of God. May tanong ako sa lahat ng nandito ngayon. Kaya mo bang baliin ang salita ng Diyos? Oh, kaya pala hindi mo maranas-ranasan ang tunay na kagalingan. Bakit? Hindi ka pa natututong umamin ng kasalanan sa sariling katawan. Gulat kayo, no? Akala nyo, ganun lang. Pag may sakit, may bibilin, iinumin, gagaling. Ha! Oh, edi sana gumaling ka na. May binili ka na eh. May ininom ka na eh. Ba't may sakit ka pa rin? Kasi, hindi mo sinusunod ang bili ng Diyos. The Lord said that the first ever key to healing is acceptance and admission. See? At dahil nandito na rin lang kayo at nandito naman ako, nais po sana kitang matulungan. Payag ka ba? Huhulihin at malalaman nyo ngayon kanino ba talaga nagsimula yung sakit na meron ka. Handa ka ng malaman? Are you sure? Sasagot lang ng totoo, ha? Yang sakit sa katawan mo, meron ba o wala? Meron! Dumami. Kanina, unti lang may sakit. Madami na pala eh. Kailangan talaga tatakutin. Kanina wala yung iba. Sige, ulitin natin. Yang sakit sa katawan mo, meron o wala? Meron! Mas dumami na. Bigay lang ba yan sa'yo ng kapitbahay mo? Hindi! Inihabilin sa'yo ng lolo't lola mo? Hindi! Pinagkatiwala sa'yo ng nanay at tatay mo? Hindi! Ay, dinahuli ko na. Regalo yan sa'yo. Nang asawa mo. Check out! Yung iba gustong umuo. Hoy, bruha! Ang naibibigay ng asawa hanggang stress lang. Pero hindi yung sakit. So, linawin ko nga, mukhang nagkakaintindihan na tayo. Nagkaisa na yung utak natin. Oo nga, nararamdaman ko. Hindi kay kapitbahay, hindi pala kay nanay at tatay, hindi rin kay lolo at lola, hindi rin galing kay asawa. Kapatid, sa pagkakaintindi mo ngayon,
kanino nagmula yung sakit na meron ka? Sarili! May isusulat ako rito at sabay-sabay po nating babasahin. Pakibasa nga po na malakas. Okay, bakit ko isinulat yan? Because the Lord is waiting too long for your admission. Tagalogin ko, sabi niya, ano raw? Napakatagal naghihintay ng ating Panginoon sa inyong totoong pag-amin. How can the Lord God release His grace of healing to someone who's not admitting? Pakipaliwanag nga, tagalogin ko, paano raw maipagkakaloob ng Panginoon ang kanya ng grasya ng kagalingan sa isang taong wala namang inaamin na naging kasalanan sa sariling katawan? Kapatid, tingin ka nga sa akin. Yung totoo, ang dami niyong sinisising iba. Ang dami niyong tinuturo. Ang dami niyong tanong. Ang dami niyong maang-maangan imbis na sabihin, Lord, inaamin ko po, kaya ako may sakit ngayon, nasira ako, napabayaan ko, naabuso ko, at yung buong katotohanan, Lord, hindi ko minahal itong katawan na ipinahiram at pinagkatiwala mo lamang po sa akin. Tapos! Bakit? Kailan ka umamin? Ha? Akala nyo, ganun-ganun lang yung sakit, no? Na yung iba, porkit maraming pera, carry lang. Bakit? Maraming pera eh. Siyempre, medyo kampante, because you can go to the best hospitals. Bakit? Carry mo eh. You can get the best doctors available there. You can even buy kahit expensive medications. Pero the question is this, ginawa nyo na yun, di ba? Ba't nagpunta pa kayo sa akin? Hello? Hi. Dahil gusto kong patunayan sa inyo, you cannot achieve healing without the Lord. Without following what the Lord orders you to do. Sige nga. Ayan. Sagutin niyo ako. Di ba yung akala niyo pupunta kayo rito? Punta tayo dun kay Doc. Masaya dun. Makulit yung maitim na doktor na yun. At saka, magbibigay yun ng guidelines. Libre siya, walang bayad. Oo. Pero bawal makakuha ng guidelines pag hindi umattend ng forum. Bakit? Kasi sa totoo lang, wag nyo sanang ikagalit ha. Marami sa inyo, majority, ay sinubukan na siguro yung lahat. Yung iba nakapunta para sa mga durado. Ah, magaling, magaling na yan. Oo nga, sa sobra. Hindi joke yon. Totoo yon. Okay? Marami nang sumubok na kung ano-ano para lang mapagaling ang pasyente nila. Totoo yon. Tama? Yung iba sa inyo, nakasubok na rin ng natural. Nakapag-herbal. Nakapag-food supplement na yung iba. Tama? Yung iba nga sa inyo, nag-member pa. Para maka-discount. Tanong, ba't di ka pa gumagaling? Kaya ako, hindi ka pwedeng makakuha ng guidelines kung hindi mo kayang gawin yung inuutos ni Lord. Kasi hindi kita kayang pagalingin. Bukas makalawa, ako pa ang iyong sisisihin. Sinunod ko naman yung maitim na doktor na yon. Binili ko lahat ng gamot niya. Ako pa may kasalanan. Kaya, tignan natin ngayon yung talino't galing mo. Ha? At saka tignan ko yung yaman mo. Kasi meron ako pasyenteng mayaman. Ang dami-dami niyang pera. Sabi ko sa kanya, kahit ipainom ko sa iyo yung pera mo, hindi ka gagaling. Sa umaga pagkagising, uminom ng 3-5. Bago man ang halian, 5,000 naman. At huwag kakalimutan bago matulog, 10,000 ang iinumin. Hindi rin gumaling.
Isipin mo, 30,000 a day ang iniinom niya. Hindi gumaling. Kasi ang iniinom niya, pera. May natututunan ba? So, kaya po, itinuturo ko. At dahil medyo naiintindihan nyo na yung mababaw, unti-unti na akong lalalim. Okay lang? Okay. Abo? Ah, abo. Ano? Uy, naalala ko ni Sir Abo. Okay. Ano ang ibang Tagalog word ng dati? May narinig lang ako, kaya ako natawa. May sumigaw, before. Tagalog nga eh. Noon, nakaraan, nakalipas, kahapon. Alright, isa pang lalim. Ano ang sinabi ng ating Panginoon tungkol sa ating nakaraan? Ang sabi ng Lord, ang ating nakaraan ay dapat nating kalimutan. Saan natin mababasa yan? Yun yung step number 2. Ah, ang galing ha. Kaya tatlo lang yan eh. Isaiah chapter 43, 18 and 19. Humihingi ako ng paumanhin sa mga first timer. Siguro, many of you might be wondering, uy, si doktor naglalabas ng salita ng Diyos. Pero kung follower kita, kahit sa FB o YouTube, matagal mo nang alam kung bakit. Isa po ako missionary doctor. And being a missionary doctor, look at me. Malalim po ang aking paninindigan na ang salita ng mga doktor, kasama ako, ang medisina at ang science, lahat yan pwedeng magkamali. Pero ang salita ng Diyos, walang kamalian. Amen? Amen? Kaya yan ang ginagamit kong basis as I practice naturopathy medicine. Nagugulat siya iba, ano ba yung naturopathy na yan? Teka lang ho, may tumatawag. Hello? Oo, mamaya ka na tumawag. Oo. Nakalimutan kong i-silent. Oo. Nakakahiya dito. Nakatingin silang lahat sa akin. Oo ha, oo. Sige, sige. Bye-bye. Matatapos na itong maitim na doktor. Oo. Sige, sige. Okay, bye-bye, bye-bye. Okay, pasensya na, nakalimutan ko i-silent. Sa ang meaning ng naturopathy is we are practicing nature's path of treatment. Natural path, natural way, God's path, God's way. So lahat ng ituturo at ipinagagawa ko sa pasyente ko naaayon sa nakasulat sa salita ng Diyos. 'Yun ang meaning ng naturopath. Okay? So basahin natin. Isaiah 43, 18 and 19. The Lord said, English muna, forget the former things. Do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Tagalogin ko po para sa inyo. Ang sabi po ng Panginoon, kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Huwag ka nang mamuhay sa iyong nakalipas. Hindi mo ba nakikita? May ginagawa akong bago para sa iyo. Kaya pala, tingin sa board. Lahat ng may sumbat, patuloy na nanunumbat, naninisi ng iba, may hinanakit, tampo, galit, sama ng loob, puot sa kanyang kapwa, hindi na po talaga gagaling habang buhay. Yay! Grabe naman tong doktor na to. Kapatid, huwag niyo akong sabihang grabe ako. Salita po yan ni Lord, hindi yan salita ni Doc Atoy. Kaya pala, hindi mo maranasan yung kagalingan sa katawan. Tingin ka sa mata ko. Baka po hindi pa natututo magpatawad ng puso mo, kaibigan. Sorry po ha, hindi ko kayang baliin ang salita ng Diyos eh. Kung kaya ko lang, marami na sana akong napagaling. Kaso hindi ko kaya, wala akong mapapagaling. Kaya itinuturo ko, baka sakaling may sumunod, may gagaling.
kapatawaran. Kaya kapatid, kung meron pa hong natitirang hinanakit, tampo, galit, sama ng loob sa puso mo, matuto ka na magpatawad. Kung gusto mo lang namang gumaling, kasi sa totoo lang, once you learn how to forgive, magugulat ka. Gagaan bigla ang buhay mo. Luluwag ang mundo nyo at higit sa lahat, sasarap ang tulog nyo. And scientifically speaking, pag masarap pala ang tulog natin, nagre-repair ang cells. Pero pag hindi tayo natutulog ng maayos, walang cells na nare-repair. Kaya malinaw yung ibinibili namin sa inyo. Yung mga mahilig magpuyat, umiiksi na ang buhay nyo. Bakit? In advance nyo na. dapat tulog ka, nagising ka pa din. E di in advance mo. di ba? Naintindihan nyo? Kaya kapatid, baka ho, ano, magpatawad na kayo. Hindi, patutunayan ko na pagka may hatred sa puso, nakakaliit ng mundo. Tignan nyo. Halimbawa, may kagalit kang kapitbahay sa kanan. Di ba hindi kayo dyan dumadaan? Dito ako dadaan. Hindi baling malayo. Huwag ko lang makita yung buwisit na yan. Totoo o hindi? Eh may utang ka sa kaliwang tindahan. Dito ka muna dadaan. Mahirap masulyapan. Baka magkasingilan. Eh may utang ka sa buong subdivision. That's it. Nasa bahay ka lang, hindi ka makalabas. So nakakaliit ng mundo. Tama? Pero kung wala ni kapiranggot na hatred sa puso mo, you can go anywhere you wanna go without feeling any fears at all. And that's what the Lord what the Lord wants you to have. A happy and free life. Anong nakukuha mo sa sama ng loob mo? Yung totoo. Psychological tayo, gusto mo? Isa lang. Ano? Ikaw lang ang talo. Yun lang ang tatandaan mo. Kung hindi ka marunong magpatawad, ikaw lang ang talo. Bakit? Sakit na yung dibdib mo sa gilid. Sa galit. Yung kinagakalitan mo, masayang masaya. Apikon. Di ba ikaw lang ang talo? Ba't ini-entertain nyo? Eh di patawarin mo nang manalo ka rin. My God! Hirap na hirap kayo magpatawad, no? Yan yung kapalit. Habang buhay nakaramdaman. Bleh. Hello? Are we learning? Yes! Kaya may tatanong ako, pipikit ako. Para hindi ka mahiyang umamin. Kapatid, gusto mo bang gumaling? Yes! Patawad na ng puso mo. Sige na. Baka may natitira pa dyan sa puso mong galit, hinanakit sa tampo para sa mga ninuno nyo. Ang tatagal na noon. Sobrang bulok na sila. Sa lolo't lola mo. Tama ba? Nanay at tatay mo. Kapatid mo. Anak mo. Asawa mo. Patawarin nyo na sila. Sige na. Kung gusto mo lang naman, gumaling. Alright? Pero kung okay ka na may sakit ka, total, sanay ka na naman ng may maintenance. O, edi huwag mong tanggap. Diyan ka lang. Huwag kang aalis dyan. Huwag kang nagpapaniwala sa doktor na maitim na yan. Ang tagal-tagal mo na dyan, pinakikilaman ka pa. Ikaw bahala. At least, naririnig nyo that here are the steps to achieve healing. Am I clear? Pagtanggap, pag-amin, pagpapatawad. Tama? And right now, I would like to share with you the three solutions para mas madali nyo ako maintindihan. Ano yung tatlong solusyon para magampanan namin yan? Number one, sabi ng Lord, kalimutan ang nakaraan. So, forget the past. And somebody asked me, Doc, bakit kaya sinabi ng Lord, nung naka-break ba tayo, nag-raffle kayo?
So kailangan ako lahat mag-aasikaso, no? Ah, sige. Ako na lang uulit magpaparapol. Pagbalik nyo next year. Total, nakaraan na yan. Kakalimutan ko muna. Balik kayo sana. Somebody asked me, bakit kaya sinabi ni Lord, nakalimutan na nakaraan? Ang sagot ng Panginoon, because past is just a lesson to be learned. Learn from your past. Apply what you have learned so you can move forward. Ito, sa sample tayo kukuha. Ito, si nanay. Nanay. Hindi kita papupuntahin. May tatanong lang ako. Hindi, may tatanong. Huwag ka nang tumayo. May tatanong lang ako. Ilang taon ka na? 62. Oh, papayag ka ba na sa edad mong 62, grade 1 ka pa rin? See? Wala sa tamang pag-iisip sa edad natin ngayon na papayag na grade 1 pa rin tayo. Tama ho ba? Pero here's the catch of that question. At 62, hindi siya payag na grade 1 pa rin siya. Pero ang katotohanan, kung hindi niya kayang ipasa ang pagiging grade 1, hindi rin tayo papayag na maging grade 2 siya. Correct? Kailangan ipasa mo ang grade 1, so sa susunod na school year, pag nag-enroll ka, grade 2 ka na. Ang tawag doon, moving up. E paano kung hindi mo maipasa ang grade 1? Pwede ka ulit mag-enroll, pero anong grade ka na? Grade 1 ulit. Anong tawag sa'yo sa English? Repeater. O, sagutin mo ako, bakit ikaw ang tagal mo ng repeater sa sakit mo? Hmm? 10 taon na diabetiko? 20 years nang may high blood? 30 years nang may hika? Hindi ba't repeater ka? Why? Because you haven't learned anything yet. Wala na akong kausap. Kayong mga kape. Gusto niyo ba mag-help forum? Sige, pumila kayo na maayos. Ayan. Ayusin natin para makita niyo ako. Ayan. Nanaintindihan niyo? Yun yung meaning ni Lord tungkol sa nakaraan. Learn from your past. Pag may natutunan ka, kasi marami naman dyan may natutunan, pero hindi ina-apply. Katulad ko, may itinuro yung teacher ko nung grade 1. May natutunan ako. Okay. Pagdating nung exam, hindi ko in-apply yung natutunan ko. So, ang tawag sa akin, bagsak. So, repeater din ako. So, hindi lang basta may matutunan, apply what you have learned. Tama? So, yun yung ibig sabihin nung unang solusyon. Forget the past, learn from your past, apply what you have learned, then move forward. Ha? Solution number 2, face the present. Ito, maraming Pilipino may sakit nito. Ano yun? Alam na natin yung dapat gawin ngayon, pinagpapabukas pa natin. Anong tawag sa ganong habit? Manyana habit. Ang gagaling nyo dyan. Gusto nyo na sample? Magda-diet na ako. Kailan yan? Mga next month? May tanong ako. Ayoko tumingin sa inyo. Doon ako titingin. May tanong ako sa iyo. Ba't mo kinuwento? Gusto mong marinig kung bakit mo kinuwento? Kasi puro ka kwento, wala kang kwenta. Kasi puro ka salita, wala kang gawa. Puro yabang, makapagsalita lang. Mema sabi lang. Pwede mo namang hindi kwento eh. Gawin mo na lang. Pagka may resulta, tsaka mo ipakita, magiging inspirasyon ka pa. See? Another sample. Mag-e-exercise na ako. Uy! Kailan naman yan? Mga next week. Bakit next week pa? May atinan pa akong party. And last sample. Last na to. Ito, tuwing maririnig ko to, tuwang-tuwa ako. Bakit? Eh, doktor ako eh. Pag naririnig ko to, music to my ears. At sa sobrang tuwa ko, gusto kitang patayin. Ano yon? Magpapagamot na ako. O, di ba, music to my ears? So, tatanungin ko, very good. Kailan?
pinag-iipunan ko na lang. At doon nagpantig ang tenga ni Doc. Bakit naman nagpantig, Doc? Aba, paggamutan, pag-iipunan. Ha? Ha? Pero pag appliances na gustong gusto nyo, nakakautang kayo, di baling may tubo? Hmm? May sasabihin ako, ha? Sorry po, pero tapat ang inyong lingkod. Kapal naman ang mukha mo. I'll repeat. I want you to feel this coming from my mouth. Kapal po ng mukha mo. Pag material na bagay, ang dami mong naiisip at nagagawang paraan. Pero pagkakalusugan, pag-iipunan. So, ibig mong sabihin, kapatid, mas mahalaga ang material na bagay kaysa sa sarili mong buhay? Pwede ang kapal nga ng mukha nyo. Patutunayan kung makapal ang mukha nyo. Simple lang. Pag nakabili kayo ng sapatos, toga, mamahalin, branded, imported, mayabang kagad sa tropa at kaibigan. Pare, 15 milyan. Branded, mamahalin. Tanong ni Doc Atoy, 2,000 halaga ng vitamina, nakabili ka na? Wow, kapal na mukha, no? No? Ha? Pagka material na bagay, all out. Pagka tungkol sa katawan, tipid na tipid. Patunayan ko, pag niresetahan kayo ng doktor, gamot, di ba ang binibili nyo, generic? Pero ang damit nyo, branded. Uy! Ano? Totoo hindi? Wow! Really now? Really now? See? Eh, kayo na yan eh. Alam nyo, kapatid, kung bakit ang katawan nyo ngayon may sakit? Direk, focus mo ang konti. Alam mo kung ba't may sakit ang katawan mo ngayon? Hindi mo siya minahal dati. Ngayon, naniningil ng konti. Hindi nyo pa rin magastusan. Wow. Kailan mo siya planong mahalin, kaibigan? Wala na akong kausap. Kayong mga bulaklak. Kailan ba kayong magmumulakad? Sa pool? Sa medisina po kasi bawal sa amin ang manyana habit. Meron kaming kasabihan, tomorrow might be too late. Yung napakaliit yung bukol ngayon, eh yan, ang liit, no? Yung napakaliit na bukol mo na yan pala, bukas, pwedeng cancerous agad. Tapos nababalitaan ko, itong mga kababaihan, wala kayong pakialam. May nakakapa ng bukol sa breast. Mawawala rin yan. Ano yan, mancha? Sana binuhusan nyo ng Clorox. May na-interview ako, ewan ko kung napanood yung episode, December, 63-year-old na babae. Nagtanong siya sa akin, Doc, can I ask you a question? Yeah, yeah. Sabi ko, sure, what's it? Simula talampakan ko, hanggang dito sa singit ko, Doc, namamanhid. Madalas yan. Tapos minsan, bumigay pa yan. Tapos nawawala ng pakiramdam. Tinanong niya sa akin, ano kaya to? Bago ako sumagot kung ano yon, may tanong ako sa kanya. Sabi ko, Nay, gano'ng katagal mo nang nararamdaman yan? Ang sagot niya sa akin, 4 years na. Tinanong ko, pina-check mo na? Hindi pa. Parang ikaw, no? Ikaw na ikaw, no? Ha? Sabi ko sa kanya, Nay, anong plano mo pag hindi ka na makalakad? Tsaka mo ipapa-check up? Ikaw na ikaw ang ugali niya, di ba? Ha? Kapatid, kung mababasa nyo lang kung paano nilikha ng Panginoon ang ating katawan, iingatan at mamahalin nyo yan. Bakit? Ang tali-talino ng pagkakalikha ni Lord sa ating katawan. We are all created in His own likeness and image. Yeah! At alam nyo kung ano binili ni Lord sa katawan natin? Katawan! Mula ulo hanggang talampakan, lahat ng iyong pangangailangan, magsabi o magpapansin ka lang para yung pangangailangan mo maibigay sa'yo ng pinagkatiwalaan ko. Ikaw yun.
The thing is, nagsasabi po ang inyong mga katawan, bakit hindi nyo po pinapansin? Wala na akong kausap. Kayong mga kuko. Kumusta kayo? Sa pool? Okay, step number three. Solution number three. Forget the past. Harapin na ngayon. What you can do today, do it today. Not tomorrow because tomorrow might be too late. And number three, gawa ng tamang aksyon para gumanda pa ang future. Agree or disagree? Agree. Bakit kailangan tama ang aksyon? Mali nga po kasi yung dati. At ang resulta ng pagkakamali mo dati, nagkasakit ka. Tama ho ba? Oo. Oh. At malinaw na malinaw ito. Ewan ko kung marerecall nyo. Nung bata pa lang tayo, sinasabi sa ating ng magulang natin, at ngayong tayo na yung parents, sinasabi naman natin doon sa mga anak natin, kapag mali, dapat itama. Tama? Ngayon, may tanong ako sa lahat ng may sakit na nandito ngayon. Yung mga may sakit lang, ha? Papayag ka ba na itatama ko ngayon kung mali ang dati mo? Are you sure? May masasagasaan po ako. Okay lang ba? Okay lang? Hindi, kanina pa ako nananagasa. Talagang okay lang. I have 6 questions. Kung magiging tapat kayo sa pagsagot ng 6 na tanong ko, pag narinig nyo ika-6, liliwanag ang isip nyo, liliwanag paniniwala nyo, and last but not the least, malalaman mo right here, right now, at this very moment, kung totoo na gagaling ka pa ba sa sakit mo o hindi na habang buhay. At least, pag narinig mo siya ngayon, wala pong fake news. Bakit? Live kayong nakinig, di ba? Walang editing, walang cut-cut, live. Walang fake news, walang false hope, walang broken promises. Pag narinig mo yung huling tanong ko, sasabihin mo sa sarili mo, ay, gagaling pa pala ako. Ang sarap kaya nun. Or, pwede rin naman yung kabaliktaran na maisip mo, kaya pala, hindi na ako gagaling. At least alam mo na. Tama ba? Oh, ayoko kasing mga ako nang hindi ko kayang ibigay. So ngayon, malalaman mo na. Are you ready? Yes. Are you sure? Yes. Unang tanong sa 6. Kapatid, ano ang kalagayan ng iyong katawan ngayon? Meron kang? Sakit. Ang dami na talaga. Pag may sakit, pumupunta kayo kay? Si doktor nagbibigay ng? Oh, tama ho, reseta ha. Hindi gamot ang binibigay niya, no? Kasi pag gamot binigay niyan, wala nang butika. Anong nakasulat sa reseta? Di ba, ininom mo naman? Very good. Here comes the 6. Quiet muna. Pakinggan niyo ako. Ito na ika-6. Di ba, ininom mo yung gamot na inireseta ng doktor na napuntahan mo kasi nga may sakit ka? Ininom niyo yung gamot, di ba? Pang-6 na tanong. Nung ininom mo yung gamot, yung totoo, may binago ka ba sa ginagawa mo sa katawan at buhay mo dati? Pakilakas ng sagot. Wala. Wala. Majority wala. And why are you expecting to have a different result? Dahan-dahanin natin, ha? Tatagalugin ko baka sakaling tumimo na dyan sa kokote mo. Kapatid, tingin sa board. Ang linaw-linaw ng usapan natin, umpisa pa lang. Kaya nagkasakit ang katawan mo ngayon, mali na gawa mo sa kanya dati. Resulta, nagkasakit ka. O, nagpunta ka sa pinakamagaling mong doktor, kahit sino pa yon. Nagbayad kayo ng malaking halaga. Bumili kayo ng mamahalin at uminom ng gamot. Okay! Pero, malinaw ang sagot nyo ngayon. Patuloy nyo palang ginagawa. Yung mga mali nyong nagagawa sa katawan at buhay mo dati, gagaling o hindi? Hindi. Tingin ka sa mata ko, hoy, walang magic sa medisina. Walang magic sa doktor.
Walang magic sa gamot. If you always do what you did wrong before, the results will always be wrong. Nagtataka pa ba kayo? Ang tatagal na ng sakit nyo, hanggang ngayon yan pa rin ang sakit mo? Wala ho kasi kayong kaplano-planong magbago, mahiya naman po kayo. Ang linaw ng salita ng Diyos, and nobody could ever break that. I mean it. Nobody could ever break the Word of God. Amen? Amen. Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death. Tagalog, ang tunay na kabayaran sa ating mga kasalanan dapat ay? Pero mapagmahal ang ating Ama sa langit. Kahit nagkasala ka sa sarili mong katawan na ang kabayaran dapat ay kamatayan, hindi ka agad namatay. Binibigyan ka pa niya ng pagkakataon ng opportunity na magbago. Imbis na mamatay ka sa kasalanan mo sa katawan mo, nagkasakit ka na lang muna. Baka sakaling pag nagkasakit ka, may matutunan ka at magbago ka na. Kaso nung ginawa nyo nung nagkasakit kayo, yung totoo, nag-inuman lang kayo ng gamot, pero wala pa pong nagbabago sa inyo. And you are expecting healing. Ano? Sige, kayo na mag-analyze, tsaka kayo maghanap ng doktor na kaya kayong pagalingin. Punta kayo dito, mami, ako pasisihin nyo. Hello? Ha. Sarap, natikman niyo na yung kape. Sino po yung mga nakatikim na ng kape namin? Okay, how was it? How was it? Okay? Sino yung mga hindi pa nakakatikim? Kami. Sige, haya mo. Tingin mo, ito, lahat ng nandito tumingin sa kanan, kayo tingin sa kaliwa. Basahin, cashier. Ito pa naman. Mamibigay ho kami, lahat kayo. Lahat kayong uuwi, may coffee. 200, 200. Sabi ni nanay sa akin. Kung malapit ako, sasaktan ako niyan. Hindi ho ako galit, ha? Nagdidiin lang ho ako sa mga binibitiwan ko salita so you can feel it. Naramdaman nyo? Kaya pala hindi tayo gumaling. Naintindihan nyo na? Kasi uminom lang kayo ng gamot and you are not changing the wrong things that you have done. Correct? Okay. So, linawin natin. Para tapos na. Sabi ko sa inyo, bibilisan ko lang ngayon eh. Minana ba ang sakit o hindi? Hindi. Uy, magpapahinga na yung mga ninuno nyo. Oo nga. Ito yung pinakamasayang undas sa buhay nila. Paano pag undas? Alam niyo undas? All Saints Day, right? Ang dami-daming taong pumupunta sa simenteryo, tama? Tapos nagtitirik sila ng kandila. Kunwari, ito yung puntod ni Vic, di ba? Di ba? Mananalangin ako. Hindi, nananalangin kayo. Ang prayer nyo, nakikinig ako, chismoso kasi ako. Sa ang prayer nyo, may their souls rest in peace. Yan lagi yung prayer. Ang Tagalog nun, naway ang kanilang kaluluwa ay mapanatag sa kapayapaan. Yun yung prayer nyo. Tapos tuwing tatanungin ka, ba't ka may sakit? Dahil sa kanila. Paano magpapahinga yung mga ninuno nyo? Oh, ulitin natin, minana ba ang sakit o hindi? Ay, salamat. Kaya mamayang gabi, asahan nyo, magpapasalamat sila sa inyo. Ang huling pamamaalam. Maraming hindi matutulog. Huwag mo akong dalawin.
So, hindi minanasakit. Sino may kagagawa ng sakit mo? Anong tayo? Wag mo. Ako, narinig kita, ha? Sabi nung isa, tayo. Bruha, hindi kita kilala. Nadamay pa ako. Sarili! Hindi pwedeng kami. Ano to, tropa-tropa? Ganyan? Di ba? Kami, kami to, kami. Kaming mga grupo ng MP Lights. Okay, minana, hindi minana sakit. Sino may kagagawa niyan? Sarili. Sarili. At dahil inamin mo yan ngayon, kapatid, anniversary mo. Oh, kasabay namin, ha? Anong date ngayon? Huwag mo kakalimutan, July 12 anniversary mo. Bakit? Ngayon pa lang na ipagkaloob ng Panginoon ang unang susi sa kagalingan mo. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Ayos ba? Ayos? See? Mm. Pero, siyempre, dahil nasa yun ang susi, if you don't know how to drive, that key will be useless. Kahit bigyan... Wala akong susi. Kahit bigyan kita ng susi ng kotse, kung hindi ka marunong mag-drive, hindi ka makakalis. Kailangan may magtuturo pa sa'yo yung gamitin yung susi para sa kotse. May tanong ako, payag ba kayo? Si Doc Atoie ang magtuturo kung paano mo gagamitin ang susi sa kagalingan mo? Are you sure? Sige. Pero bago ko maituro yan, total, ako yung doktor, ako magbubura, ako lahat. Oo, yan. Ang dami mong binabayaran. Pero pagdating sa trabaho, ikaw lahat. Ganyan. Ganun lang talaga yan. Tama na. Tanda-tanda na, hindi pa marunong magburaw. Si Boss Vic, ang allowance ko po sa kanya, 30,000 a week. Ito mga to, 10. Pwede na, di ba? 10 a year. Ano lang ang laki. Okay. So, tuturo ko kung paano mo gagamitin ang susi. Pero may question muna ako. Kapatid, ikaw ba ay nagpe-pray pa kasi gusto mong gumaling? Yes. Totoo? Yes. Sasagot ako? Where? Di nga. Teka lang, gusto ko mag-pause. Yung mga malala na, naniniwala ako dyan. Maya't maya na yan. Panginoon. Panginoon. Yung malala lang. Pero yung hindi masyadong malala, kung kailan lang maisipan. De, bakit ko... bakit ko na itanong? Because... I want all of you to know that the Lord God really answers all our prayers. Amen? Amen? Yeah, He does. Sumasagot po talaga siya sa lahat ng ating panalangin, pero not exactly the way we wanted it. Alam nga naman nag-pray ka, Panginoon, wala na akong pera, a 12 lang ngayon, malayo pa ang 15. Lord, padalan mo na ako ng pera sa Palawan, ha? Padadalang ka ba ni Lord ng pera? Gagamit lang siya ng paraan paano ka padadala ng pera? Una, the Lord will give you opportunity to earn. Oh, if you will act on that opportunity, then you can earn. And if you'll earn, nasagot ni Lord yung tungkol sa prayer mo sa pera. Or, maybe the Lord will touch somebody's heart to be the answer to your prayers. Tama ba? Minsan hindi mo ina-expect... Mayroon ka palang kamag-anak from other countries, bigla kang pinadalan. Ibig sabihin, hinipo ni Lord yon para maging sagot sa panalangin mo. Pero wag naman puro ganun ang panalangin. Yung iba na wili, Lord, hipuin mo yung kamag-anak ko. Puro pahipo na lang. Eh, paano naman kung nagpe-pray kayo para gumaling, Panginoon? Hirap na ako sa sakit ko. Pagalingin mo na ako. Bababa si Lord, ihipuin ka. At kung bumaba man siya, malamang hindi ka niya mahipo. Dahil mananakbo ka.
Totoo! May bumabang malinaw na malinaw. Malawa, mag-unahan tayo rin. Paano kayo hihipuin na Lord? Nagtatatakbo ka, ha? Nag-gets nyo? Baka, asyipin ako, Lord, huwag mo muna akong kunin. So, gamit. Lamat, ha? May bonus ka sa akin mamaya. 10,010 ka na. Okay. Gagamit si Lord ng pamamaraan para ipadala sa iyo ang iyong kagalingan. Correct? Kung sakit, katawan, karamdaman ng pag-uusapan, gagamit si Lord ng channel o instrument. At ang ginagamit po niyang pamamaraan, ang tawag po sa amin, mga... Pakiresign nga ng malakas? Pero may kailangan ka maintindihan. Gisingin mo yung katabi mo. Stoy! Walang doktor na nagpapagaling. O, ayan. Nakaharap po kayo ng sobrang tapat. We doctors are really not capable of healing anyone, any single one. Wala kaming kayang pagalingin. Why? Because we cannot enter the human body and repair what is wrong inside. Hindi pwedeng iinumin nyo kami. At pagtapos na kami, tama ba? So, ang trabaho ng doktor sa buhay nyo, basahin natin sa Word of God. May naririnig ako nung nagsasalita ako eh. Nung huminto ako, huminto din eh. Palagay ko, ang tawag doon, alingaw-ngaw. Ang doktor, according sa Word of God, ay mga taong pinagpala na makapag-aral simply to be the patients. Pakibasa nga na malakas. So we can only guide you, but we cannot heal you. At sa totoo lang, look. Nagga-guide naman po talaga, oh. Anong tawag niyo dyan? May sumagot. Ang tanda-tanda na sabi, RX. Ano RX? Prescription. Recommendation, Tagalog, reseta, layman's term, gabay o guidelines. Ako nga hindi ganyan lang ang binibigay ko. Napansin nyo, di ba? Nagpapaliwanag pa ho ako. So I go beyond an extra mile sa usual na responsibilities of being a doctor. At ako, nasasabi ko pa to sa pasyente ko, Nanay, yung inireseta ko, yung inilista ko na dapat mong inumin, inumin mo ng 14 na araw, ha? Anong sagot nyo sa amin? Pakilakas naman po. Pagkaharap kami. Iba yung bait nyo pagka nakaharap sa doktor, no? Yes, doctor. Apo, Doc. Ginawa nyo pa kaming bibi. Anong opo, Doc? Eh di, syempre, galing sa doktor, nakangiti. Dala-dala yung reseta sa butika. Nakangiti eh. Pagdating sa butika, magkano yan? Grabe naman pala ang presyo niyang gamot na yan. Sobra naman yata ang presyo. Ano ba yan, may ginto? Sige, bigyan mo ako ng panlimang araw lang. Totoo o hindi? At alam niyo ba, yan ang isa sa mga primary reasons I decided to become a missionary. Kasi napansin kong gumagawa nito, mga kapwa ko Filipinos, kahit nasang parte ng mundo. Ano yung napansin ko? Kaya nga nag-mission ako eh. Napansin ko, kapwa ko Filipinos, pagdating talaga sa gamutan at narinig nyo ang gastos 5,000-10,000, the way you react is different. Ha? 5,000 gamot? Grabe naman yan. 10,000 aabutin gamutan lang? 10,000? Ganyan kayo mag-react. Pero may pakiusap ako today. Okay lang ba? Okay ba akong mag-ask ng favor? Pakilabas yung mga cellphone niya. Dali. Pakilabas muna yung cellphone. Dali. Bakit? Isasampal ko. sa pag...
sa pagmumukha mo. Sabi niya, ibinalik ako. Ilalabas niya na eh. Ne. Ano lang yon? Figure of speech lang. I will not do that. Hindi. Bakit ko nasabi ang isasambal ko yung cellphone sa mukha mo? Eh kasi pag gamutan, ang presyo, 5 to 10,000, the words that's coming out from your mouth, grabe and sobra. Pero I want you to think of this, yung mga cellphone nyo ngayon, gadgets na kaya nyong bilhin at ipanregalo pa, kahit nagkakahalaga ng 50 mil, hindi ako makarinig ng word na grabe, hindi ako makarinig ng word na sobra. Kung kanina nasaktan kayo sa words ko, mas masakit ang bibitawan ko ngayon. Sobrang kapal na pala ng mukha nyo. Pagtungkol sa katawan, grabe ha. Pero pagka magaganyang technology, wala kang pakialam ha. Di bali magkalubog-lubog sa utang ha. Ha? Sumusobra na yata ang kapal na mukha mo para sa mga material na bagay kesa sa sarili mong buhay. My God, sa ospital, aabuti ng 30-50 mil ang gamutan? Ano sasabihin nyo sa doktor? Naku, pag-uusapan muna naming pamilya yan, ha? Magmi-meeting lang kami saglit, ha? Tatawagan ko yung kapatid ko sa abroad, ha? Pero nakakabili ka ng sasakyan? Wow! Wow! My God! Ganyan na ba katindi? Ha? Ganyan na katindi ang utak mo, napababayaan mo ang katawan mo, pero material na bagay, mabibili mo lahat ng gusto mo? Is that how you value God's gift of life to you? Hinaharangan nyo ang halaga? Hinaharangan nyo ang halaga? Pag sinabing 100,000, mag-iinarte ka pa, hayaan mo na akong mamatay. Matanda na naman ako. Huwag mo na akong gastusan. So, ibig sabihin, ang halaga ng buhay mo, hanggang 100,000 lang, wala ka palang kwenta sa madaling salita. If you are just valuing yourselves in your life for just a mere 100,000, sa akin ka makinig, wala kang kwenta, hindi mo pinahalagahan ang buhay na ipinahiram sa iyo ng Panginoon. Alam mo yung katawan mo na yan? Tumingin ka sa akin. Kung minahal mo, iningatan mo at hindi mo inabuso, matutuwa sa iyo, Panginoon. Bakit? Magaling kang katiwala, kaibigan. You are a good steward. Pagpapalain niya yan dahil magaling kang steward, pagpapalain niya yan, kayang kumita ng bilyon yan habang buhay. Kasi ibe-bless ka niya. Sinabi ng Panginoon, kung hindi kita mapagkatiwalaan sa maliit, paano pa sa mas malaki? Wala kang ang pera, sinira mo katawan mo, baka pag binigyan kita, lalo mo pang sirain. Wala na rin akong kausap. Ikaw. Pero yung katawan na ipinagkaloob lang sa iyo ng Panginoon, kapatid, yung totoo, sinira mo, inabuso mo, at yung buong katotohanan, hindi mo minahal, huwag kang magugulat ngayon. Bakit? Kaya palang maningil niya ng milyon kahit wala kayong milyon. Am I right? Hindi ba kayo nagtataka? Ang hirap-hirap na ng buhay niyo. Ang gastos pang magpagamot. Ang tawag ko dyan, buti nga. Hello? Ano, ayos? May natutunan ba? So, sa madaling salita, ininom mo yung gamot ng 5 araw. Ininom mo, bakit? Sayang naman. So, pag ininom mo yan, it will take effect on you. Tatalab. Pag tumalab yan, gaganda at gagaan ang pakiramdam mo. Tanong ni Doc Atoy. Pag maganda at magaan ang pakiramdam, bibili ka pa? Iinom ka pa? Di ba mas matalino pa kayo sa aming mga doktor? At makikiusap ulit si Doc Atoy. Pakiusap lang naman ang akin. Kung totoong matalino pa kayo,
sa aming mga doktor, parang awan nyo na po, please. Huwag na po kayo magpapadoktor. Yeah, kahit kailan. Hindi nga, what for? Di ba matalino pa ho kayo sa amin? Huwag di pagalingin nyo yung sarili nyo, you don't need us. Come on, bakit namin sasabihin 14? Kaya pala ng 5. Ha? Do you think doctors are earning pagkumpleto treatment? Bayad na po yung doktor, consultation fee pa lang. Ang tawag doon, PF. Ano yung PF? Professionals fee. Ako nga, wala niyan eh. Tama ho ba? Meron ho bang nagpunta rito at may naningil sa inyo sa pagpunta niyo sa akin? So, ayan. Nililino ko. Kaya sa lahat ng nanonood, wala pong booking payment, walang booking. Pumunta lang kayo rito, iaayos lang po yung seat number, yun lang po ang booking, pero walang babayaran, Miss Kisingko. Kasi ito yung pangako namin sa Panginoon. Maglilingkod kami. Ako, maglilingkod ako habang buhay, libre, walang bayad. Okay? Ito pa. Ako po, pag ang pasyente ko matanda na, malambing ako sa kanila. Ang tawag ko sa kanila, nanay o kaya tatay. Because gusto ko ma-feel nila, ay, parang pamilya turing sa akin ni Doc. Oo. Nanay. Ilang taong ka na? 75. Sulit na yan, nay. Joke lang, joke lang. Oh, nanay, ha? Bibigyan kita ng kopya ng bawal. Huwag mong, mahilig ako magbigay ng kopya. Huwag mong kakainin yan. Anong sagot niya sa akin? Oo. Pakilakas. Oo. Pagkaharap kami. Oo, iba yung aura niyo pagka nakaharap sa doktor. Positive, ang bait-bait nung aura. Yes, doktor. Apa, doc. Pero pag nasa bahay na kayo, naiiba, konti lang naman, masama ba yon? Titikman ko lang naman, ha. Paminsan-minsan lang naman at may okasyon. Naiintindihan na ni Lord yon. At ang pinakamalupit mong palusot, matanda ka. Pwede akong kumain yan, may gamot naman, di ba? Sabi ng mga gumagawa niyan, paano nalaman ni Doc yun? Ayan. So sa madaling salita, tapusin natin. Ikaw pala mismo na may sakit, alam na alam mo ng bawal. Kahit ano pa ang naging palusot, katuwiran o dahilan mo, kinakain mo pa rin. Dahan-dahan, tingin sa akin. Bawal, kinakain mo pa rin. Gagaling ka o hindi? Oh, mamaya pag uwi, mag-pray ha? Mataimtim ha? Wala kayong ibang tatanungin kundi sarili mo. Anong itatanong mo? Paano maipapadala ni Lord yung kagalingang matagal mo nang hinihingi sa Kanya? Ayan na ho. Ayan na. So lahat ng gusto nyong itanong sa ospital, kahit sa ang parte ng mundo, lahat ng gusto nyo sanang itanong sa mga doktor kung bakit hanggang ngayon may sakit ka pa rin, nasagot na po ng inilista ko sa whiteboard. Ayan. Tignan nyo yung mga TV. Ayan. So, bawal, kinakain mo pa rin. Gagaling ba o hindi? Hindi. Pwede ka pang lumala. Tama. Pag lumala ka, naniniwala ako, iiyak ka na naman sa Panginoon. Panginoon. Hirap na hirap na ako sa sakit ko. Hindi mo ako pinagagaling. Ano sagot ni Lord? Eh di wow. Aba, si Lord pa sinisi nyo? Hanga ako sa inyo. Nakakahanga kayo. Si Lord pa sinisi. Ah, hindi pa yan. Naririnig ko itong mga mag-aasawa. Naninisi kayo ng doktor. Diyan kayo magaling. Oo, oh, nagkakalabitan niya, nagbubulungan. Lipat tayo ng doktor. Tatanungin, oh, bakit?
mahina yung doktor ko. Alam nyo, pag naririnig ko yan, gusto ko lumubog sa lupa. Imagine, nakagraduate na medisina, nakapasa ng board, nakapag-specialized, ang tawag nyo mahina, edi kayo na magaling. Iyang-iya naman kami sa inyo, no? Ang daling manise, no? Naintindihan nyo na? Diyan kayo magaling. Manise ng iba, imbis na solusyonan ng problema. Ay, nako. Ah, mayroon pa ako isang naririnig, hindi ko makomprehend. Bulong-bulungan din ang mag-asawa. Kakalabitin na naman yung asawa niya, lipat na tayo ng doktor. O bakit na naman? Hindi ako hiyang. Ano yung hiyang? Ano kami, shampoo? Sumusunod sa galaw mo, sumusunod. Tigil-tigil. Ayan. So, sa doktor ba nakasalalay ang kagalingan? See? Hindi. Kanino? Sa Panginoon, kung gagawin mo na yung tama sa katawan at sarili mo. So, ladies and gentlemen, healing is between you and God. We doctors are just the bridge to get you there. Tama ba? At siguro, alam niyo kung ba't ko itinuturo pala ito? Kasi naniniwala ako sa sobrang dami niyo ngayon, pagkatapos ng forum, syempre kanya-kanya tayo uwian. Ah, hindi ko naman kayo mababantayan. Totoo yun, ha? Million na ho, eh. Hindi ko na mababantayan. Pero ang hindi nyo alam, during the time na nandito kayo ngayon, nagpakabit po ako ng CCTV sa inyong mga tahanan. Oo nga. At alam nyo kung ano pinakabit ko? Mata ng Panginoon. At totoo yung sinabi ko, eh. Makakapagsinungaling ka sa doktor, yeah, every time, no problem. Makakapagsinungaling ka sa sarili mo, no problem. Pero never ka makakapagsinungaling sa mata ng Diyos. At siguro, halatang-halata nyo, malakas ako kay Lord. Tama ba? And modesty aside, to God be the glory, every day of my life, kasama ang mga pasyente sa panalangin ko. At sinasabi ko sa pasyente ko, Panginoon, yung mga pasyente kong, to God be the glory, Panginoon, yung mga pasyente kong totoong masunurin, inyo po agad pagalingin. Yun pong mga pasaway, Lord, inyo na pong kunin. So, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Alam na. O, magpasaway ka pa. So, lahat po kayo, ang trabaho ng doktor, guide, correct? Yes. Lahat po kayo, pabibigyan ko. Listen, pabibigyan, which means free. Bibigyan lang eh. Walang bayad, Miss Kisingko. Bibigyan ko po kayo ng kopya ng guidelines na ginawa ni Doc Atoy. Oops, tag-iisa lang ha. Hindi mo pwedeng ikuha yung mga wala dito. Not unless representative ka. Kasi ikaw, naintindihan mo yung turo ko. Kasi yung iba, nangingi, Dok, pwede ko bang ihingi yung kapatid ko? Wala siya dito. Kasi maganda yung tinuro mo, diabetic ko siya. Oh, binigyan ko na, Dok, yung kapitbahay ko. Gusto ko siyang matulungan. Binigyan ko, Dok, si Kagawad. Buong barangay na. So, sila yung paatinin nyo. Tama ba? Okay. So, lahat kayo will be given a copy of the guidelines. Nakasulat doon ano yung dapat mong gawin, ano yung pwede mong pagkain, at sa ilalim, mga bawal kainin. Depende sa sakit. Iba-iba yon. So, nakalista na lahat ng bawal, ha? So, ang pakiusap ni Doc Atoy, dahil may kopya ka na ng bawal, iluto nyo araw-araw. Oo. Kainin nyo, na mawala na kayo. Hindi ka na mahihirapan. Nakalista yung bawal, luto mo. Okay. So ang trabaho ni Doc Atoy sa buhay mo ay guide. At ano yung ginaguide ko sa pasyente? Ito na yung step number 3.
One, two, three. Third step, accordance, in accordance with what is written in Revelations 22, verse 2, and Ezekiel, chapter 47, verse 12. Oh, ayan. Ano ang sabi dyan ni Lord? Go to the root cause of your problem and get rid of it rather than get rid of your sakit lang. So, pag tinatanggal mo yung sakit at nandun yung ugat, bubunga ulit ng panibagong sakit. Correct? So, dapat ang tinatanggal yung ugat. At magdo-drawing ako para mas maintindihan po ninyo. Huwag niyong pagtawanan, hindi ako magaling mag-drawing. Anong nakita niyo sa drawing? Salamat po sa inyo. Sa ibang probinsya, ang sigaw nila dyan, kabute. Di ba ang puno ay nagkakaroon ng bunga? Pag mataas ang bunga, gumagamit tayo ng sungkit. Sungkitin natin yung bunga na sungkit na. Pwede pa bang magbunga o hindi na? Pwede. Bakit? Because the roots are still there. In English ko lang. Kasi sa Pilipinas, marami tayong lingwahe. Sino ho rito yung mga Bisaya? Taas kamay. Mga Bisaya, sige na, nakodaghan kaayo. Oh. Mm. Sa Tagalog ito, ugat. Sa Bisaya, gamot. Oh, di ba magkaiba? Ang gamot sa Tagalog, iniinom. Sa Bisaya, tinatanim. Kaya yung mga Tagalog, pag nagpunta kayo ng Bisayas, huwag kayong bibili ng gamot. Bibigyan nila kayo ugat. Pabiliin gamot. Sandali. Okay, so in ang English, roots. Because the roots are still there, may posibilidad na magbunga ang puno. Tama. Pwede pa nga madagdagan ng bunga niyan eh, kasi may ugat nga. Mga kaibigan, yan ang katawan mo. O, tapos na. Yung bunga, it represents your sakit. Ang sakit ay bunga ng kapabayaan. Tama? Bunga ng katigasan ng ulo. Bunga ng walang pagmamahal sa sarili. Pwede nagkasakit. Yung panungkit, yan yung gamot sa Tagalog. Pag Tagalog, gamot. Pag Bisaya, tambal. Sa Ilocano, agas. Sa Bicolano, bulong. Sa Kapampangan, panulo. Sa mga taga-Tugigaraw, uro. Sa mga Chabacano o taga-Sambuanga, medisina. Pero sa probinsya ko, synthetic drugs. Walang pakialaman ng probinsya. Pinakailaman ko ba probinsya nyo? Social ba? Yang panungkit, it represents operasyon. Hala. Antok na si nanay. Ha? 1 hour na? At habang may nagtatanong sa akin, lalo kong tinatagalan. Sabi ko nga, patience is a virtue. Mahirap po kasing ituro yung pinag-aralan mo ng maraming taon, ituturo mo sa loob ng isang araw. Napakahirap po nun. Pero pinipilit ko pong ipaliwanag sa inyo sa pinakasimpleng pamamaraan. Naintindihan nyo ho? Kaya pagpasensyahan nyo na ho, kung naiinip po kayo, pwede naman ho kayo mauna na. Una-una lang ho yan. Gusto mo bang ipasundo kita kay Lord? Yung sino gusto mga mauna na? Yung panungkit, it represents chemotherapy, radiotherapy. Ano yan? mamaya na nga tayo magkwentuhan. Nasa gitna ako ng seminar. Nakakahiya. Sige, bye-bye. Magsain ka na, oo. Tumulo laway ko. Yung panungkit, it represents dialysis. Alam nyo, pinahirapan nyo ako. It represents insulin. Masaya ako dahil anniversary namin ngayon. Pero ba't kayo pinadala ni Lord? Iyak tawa ako rito. Okay, tapusin na. Ayoko na. Pagod na ako. Ano man gagawin ko? Ayan, yan ang mahirap pagka may nakakalimutan ako.
Ayan, ayan. Naistorbo na ako. Pag may nakalimutan akong ganyan, bumabalik ako sa umpisa. Good morning! Sabi nung naiinip, nalinti ka na. Ba't ganun ka tumawat eh? Grabe yung tao ni ate, parang ano, parang itik. Pero masarap kung tumawa, no? Lalo na't alam mong last day mo na. Oh, Nay! Huwag ka umiyak, nagpapatawa ko. Tapusin na natin. Ingihina ako ah. Ang kayang tanggalin ng panungkit, yung buhaya. Tay tayo dyan. Randali lang. Oh. Yung panungkit. Umayos kasi kayo. Saan pang ako eh. Hindi, hindi. Hindi, ang sakit na po. Ay, tumapon. Ang kayang tanggalin ng panungkit, yung bunga lang ng puno. Tama? Eh, yung ugat ng puno, matatanggal ba ni sungkit? Yes. At dahil nandun ang ugat, pwede pa rin magbunga kahit ilang beses tayong manungkit. Okay, same goes with our body. Ang trabaho ng gamot at synthetic drugs, para lang silang sungkit. They can address the pangalan of your sakit. Eh, yung pinagmulan, bakit ka may sakit? Natanggal ba ng gamot at synthetic drugs? Yes. Kaya pala ang inyong sakit, paulit, ulit. Yun. Kaya pala kayo may maintenance. Ang trabaho ng operasyon, nagtatanggal yan ng bukol. Eh yung pinagmulan, ba't kayo nagkabukol? Natanggal ba? Kaya pala ang bukol, kahit ipa-opera mo, babalik lang ulit, maglipat-lipat lang siya sa parte ng katawan ng pasyente. Example, yung mga kababaihan, karamihan tinutubuan ng bukol sa matres. Familiar ba kayo sa matres? Yung kabila niyan, Miyerkules dito. Pag umangat siya, Webes. Yan. Okay, pag dinala nyo yung bukol sa matres, tatanggalin namin yung bukol kasama yung matres, ang tawag doon, hysterectomy. Oo, pag isa lang. Pag both, tabso. Okay, or total abdominal bilateral hysterectomy. Natanggal na yung bukol sa matres. Same patient. Bukas makalawa, tutubuan ng bukol sa suso. Tagalog to, suso. Sa Bisaya, ano to? Tutoy. O, di ba? Tanyo, iba yon. Kaya, ang tutoy sa Tagalog, yun eh, di ba, tutoy. Sa Bisaya, ito yung tutoy. Kaya, I therefore conclude, ang tutoy, pag lumipat ka ng ibang lugar, lumilipat din ang tutoy. De, sa Bisaya nga, ang suso, tutoy, di ba? Pag dalawa. Pag isa, one toy. Sakit na ng dibdib ko. Tinubuan na po. Tutoy. Ang bukol, tutoy. Tinubuan ng bukol sa tuto, sa suso. Pag dinala nyo sa ospital, tanggalin namin yung bukol, ang tawag lumpectomy. Pag buong breast ang tatanggalin, ang tawag mastectomy. Okay, natanggalan na ng matres, natanggalan na ng suso. Bukas makalawa, tutubuan ng bukol sa leeg. Same patient, ha? Same patient. So, by bukol sa leeg, pag dinala nyo sa ospital, tatanggalin namin yung... leeg daw, eh. Ano yung manok?
Yung buko lang. Pero hindi ganun ang pagkakasunod-sunod, ha? Yung iba, tinutubuan ng bukol sa breast muna, after breast, sa ovary, after ovary, sa leeg. Minsan naman, nauuna sa leeg, pinatanggal, tutubuan sa ovary, tapos sa breast. Kasi interconnected sila. Pero ang pinagmulan, hormonal imbalance. So yung babae, natanggalan na ng matres, natanggalan na rin ng suso. Pag uwi sa bahay nila, lalaki na siya. Aba, wala nang matres. Wala nang suso. Wala nang silbi. Kaya ang tawag sa kanya ng asawa niya, pre. Pre, timpla mo akong kape, pre. Kaya huwag kayong magpapa-opera. Sa ibibigay kong guidelines sa mga may bukol, you have two choices. Magpa-opera para matanggal yung bukol o pwede rin naman nating tunawin via discipline. So, sino mga may bukol? Taas kamay. Okay, so ano gusto nyo? Opera o tunaw? Tunaw. May dala kayong kandila? Tawas muna. Acetylene. Ang trabaho ng radiation at chemotherapy, they kill cancer cells. Okay. Eh yung pinagmulan, bakit kayo nabuhaya ng cancer cells? Natanggal ba ng chemo radiation? Kaya pala, ang pasyenteng may cancer na opera, nag-chemo, nag-radiation, bukas makalawa, tutubuan pa rin ng panibagong cancer. Kaya nga meron kaming terminology, recurrence, relapse, remission. So hindi ho solusyon yun. Lunas lang yun. Tama? Naintindihan nyo na? Ang trabaho ng dialysis, nagpapabagsak ng creatinine o laso na nakahalo sa dugo. Eh yung dahilan ba tumatas yung crea ng pasyente? Sira o mahina ang kidney? Marerepair ba ng dialysis yung kidney? Habang buhay din pala yan. Ang insulin, pag ininom mo, itinurok mo, nagpapababa ng glucose o blood sugar sa loob ng katawan ng pasyente. Eh yung dahilan ba't umaangat ang sugar ng pasyente? Sira o mahina ang pancreas? Marirepair ba ng insulin? So habang buhay din pala yan. So ladies and gentlemen, ano trabaho ng doktor sa buhay nyo? Guide. Sino ang gagawa? Sarili. Ano ang dapat nyong gawin sa puno? Tanggalin ang ugat. Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? Buhay. May narinig ako sumigaw. Patay. Alam niya, ang daming galing ibang bansa, no? Umatin nung patapos na, patay din. Walang kwentang seminar. Uy, ayusin niyo, baka wala nang umatin dito. Ugat ito ng sakit. Hindi ho ng pasyente. Pag natanggal ang ugat, yung puno, patay. Yung pasyente, salamat sa Diyos. May sakit pa? Wala na. Pag wala ka ng sakit, kailangan mo pa bang bumili o uminom ng gamot? Yeah. Ladies and gentlemen, ang tawag sa iyo, pag hindi ka na umiinom ng gamot, gumaling. Yeah. Correct? Napakatagal nyo ng ginagamot ng inyong mga sakit and now is the perfect time for you to dig deeper. Tandaan nyo, God's time is perfect time. Don't get rid of diseases. You go to the root cause and get rid of it. Doc, ano ang ugat? Dahil yan ang kailangan namin tanggalin sa katawan. Ano ang pinag-ugatan ng mga sakit namin? Nagkaroon ho kayo ng mahinang organs o nagmamalfunction na organs, sanhi kung bakit biglang bumagsak ang inyong immune system. For your information, ang immune system ang kaisa-isang doktor na nilikha ni Lord para ilagay sa loob ng katawan natin. Kung buhay ang doktor mo inside, wala sanang may sakit sa inyo ngayon. Tama? Parang si Doc Atoy, kung hindi malakas ang immune system ko, may sakit na rin ako ngayon. Bakit? Araw-araw ako nakaharap sa pasyente. Araw-araw. Hindi ako nag-gloves, hindi ako nagmamask. Kung mahina immune system ko, nahawa na ako. Naintindihan nyo?
Pero 14 na taon na ako sa mission. Wala pa akong absent, miski isang araw. Because I maintain my immune system to be at their peak. Nako nyo, ha? Kaya hindi ako tayo kakapitan ng sakit. Salamat sa Diyos. Nakakaramdam ng pagod, normal yun, tao ka eh. Pero para magkasakit, hindi normal ang magkasakit. Alright? Ngayon, bakit, Doc, bumagsak yung immune system namin? Because you have weak organs already. Paano nang hina yung organs namin? Ito yung topic natin kanina. Diba, inamin mo na na may mga maligang nagawa sa buhay mo dati? Agree or disagree? Ang English nito, wrong lifestyles. Doc, ano po yung wrong lifestyles? Tingin sa harap. Imbis na marami kayong naiinom na tubig araw-araw, ang hilig nyo sa masasarap na inumin. Totoo o hindi? Maraming pamilya pa rin dito ang hindi makakain ng walang soft drinks. Hindi makapagmeryenda ng walang masasarap na inumin. Lahat ng nanay at tatay, lolo at lola, heart-to-heart talk lang tayo. Nay, tay, lolo at lola, may tanong si Doc Atoy Arboleda. Hindi ka ba nahihiya? Bakit? Kasi po sa loob ng tahanan nyo, kayo na po ang matatanda. At bilang matatanda, ay dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata, kayong matatanda pa nangungunang gumagawa ng mali. Hindi po kayo nahihiya nun? Tapos, umiiyak kayo pag may sakit ang anak ninyo? Umiiyak kayo pag may sakit ang apo ninyo? Anong iniiyak-iyak nyo? Nagbunga na mga panlalason nyo? Sorry po ha, I know my words are hurting, but this is reality for God's sake. Tayo, ewan ko kung matatandaan ninyo, very blessed tayo nung panahon natin. Why? Nakakapaglaro tayo sa kalsada. Patintero, tumbang preso, agawang base, tagu-taguan, Chinese garter, piko, luksong baka, chato, tama? Oh, ano namang connection nun, Doc? During those time na naglalaro tayo nun, naaarawan tayo. Pinapawisan tayo. Nakapag-e-exercise tayo at higit sa lahat nagkaroon tayo ng maraming kaibigang tao. Ngayon, sagutin mo ko, bakit sa mga anak at apo nyo ngayon, sa loob lang ng tahanan nyo, radiation ng gadgets at cellphone ang kaharap, ilang oras, araw-araw. Nay, tay, tingin ka nga sa akin, you are killing your own kids. Mahiya naman kayo. Ang linaw-linaw ng nakasaad. Gadgets and cell phones should only be given if the kid is already 12-year-old above. My God! 3 taon pa lang ang anak mo naka-cellphone? What for? Damn it! Ha? Sige. Alika, debate tayo. Gusto mo? Patunayan mo sa akin, ano ang karapatan ng bata 3 taong gulang gumamit ng cellphone? Ang tamad nyo kasing mag-alaga! Kaya huwag kang iiyak pag namatay ang anak mo bukas. Ikaw may kasalanan, hindi ang ibang tao. Ano? Uy! Taas ang kamay ng mga ulirang magulang. Ay di wala na. Sige nga. Ano pang pwede mong irason? See? 3 taong gulang naka-cellphone? Come on, that for what? I really can't believe you. Naalala nyo, kinuwento ko na kanina, ang mga bata binibilad sa arawan. Correct. Bakit binibilad ang mga bata sa arawan dati? Pampatibay ng buto ng bagat resistensya. Correct. And then answer me, how come yung mga anak nyo ngayon, tanghali na, tulog pa rin sa loob ng kwartong de aircon? So nililinaw ko, kapatid, ikaw ang pumapatay sa sarili mong anak. Ha? Dahil ang tunay na pagmamahal, may disiplina. Hindi binibigay lahat ng gusto nila.
Pero mapapatunayan natin sa psychological test na ibibigay ko sa inyo kung talagang mapagmahal kang magulang. Mamayang gabi, gawin mo to. 30 seconds lang to. Walang kahirap-hirap. Pag uwi mo sa bahay, maghanap ka ng upuan. Huwag yung ganito. Huwag ka nang bumili. Kahit anong upuan, kailangan ikaw lang mag-isa, walang makakakita. 30 seconds lang naman. Either sa kwarto o kaya sa salas nyo. Maupo ka, bilang magulang, ipikit mo ang iyong mata. Pikit. Pagpikit na pagpikit mo, isa lang ang i-imaginin mo. Ano? Karga-karga mo ang mahal mong anak na nag-aagaw buhay. Sumusuka ng dugo, ha? Tumitirik yung mata, sumisigaw, hindi ko na kaya. Pag kinaya mong pumikit ng more than 30 seconds, kapatid, huwag mong babaguhin ang ginagawa mo sa kanila ngayon. Kahit mamatay yan bukas, kaya mong makamove on. Pero kung hindi mo kayang ipikit ang mata mo ng more than at ayaw mong ituloy yung ganyang imagination, kapatid, may pagkakataon ka. Siguro dapat umpisahan mo na ang tunay na pagbabago sa tahanan nyo. Taas ang kamay ng mga mapagmahal na magulang. Ano? Sapul ba? Sapul? May natutunan ba? Kakaawa mga bata ngayon. Ay, nako. At napansin nyo ba mga anak nyo? Wala nang kalarong tao? Nakita nyo mga kaibigan nila, virtual? Naglalaro siya lamang, nyaa! Walang kaibigan, no? Tapos, tignan nyo, hindi rin marespeto. Ba't? Wala namang kalaro, eh. Kailan ba natutong rumespeto yung mga karakter na ina-idolize nila? Walang marunong rumespeto dyan. Pag tinawag mo, kakain na, wait lang! Kakain, oh, wait nga lang! Anak na anak mo, no? Anak na anak mo ba? Pero proud ka pa, no? Proud ka pa na hindi ka pinopo ng anak mo? Oh, really? Kasi yung anak ko, Duk, hindi marunong magpo. Bakit? English speaking. Oo nga, no? Ayun lang. Ano ba ang po sa English? Yes. I'll be there, yes. Andiyan na po. I'll be there, yes. Ang hirap, wag na natin ituro yun. Wag na lang pahiripan, baka dumugulong ko. So, yun yung mga wrong lives. May natutunan ba kayo? Yes. Uy, hindi ako nagagalit sa inyo, ha? Hindi, ang tinuturo ko lang sa inyo is this. Ang layunin lang ni Doc, ginagawa ko po ito araw-araw sa harapan ng napakaraming nanay at tatay, and proud ako sa ginagawa ko. Bakit ito? Kasi kung sa ginagawa kong ito, may matatouch akong isang magulang. Isa lang magulang, araw-araw. E di may naililigtas akong bata, araw-araw. Happy na ako ron. Ha? Yung mga wala naman plano magba, okay lang din. At least, may napakinggan kayo, di ba? Kasi, alam nyo, ang hindi ko talaga kayang tanggapin, yung pag may namamatay na bata sa ospital, grabe sumigaw yung nanay. Bakit siya pa? Tinatanong niya, bakit siya pa? Eh, nasa likod niya ako. Sabi ko, eh, yan yung nilason mo eh. Alam nga naman yung kapitbahay niyo mamatay eh. Bakit siya pa? Hindi ko rin alam. Wrong lifestyles, nakaranas kayo ng escalator at elevator? Second floor lang, ayaw nyo na maghagdan. Totoo o hindi? Ang tawag niya sa Tagalog, katamaran. Right? Katamaran. Nakaranas kayo ng trike, tricycle, tri-bike? Kabilang kanto lang ang pupuntahan nyo? Para may bilhin, nakaupo pa kayo. Di ba katamaran yan? Kaya nung papansinin nyo yung mga ninuno natin dati, kilo-kilometrong layo, bako-bakol, kalsada, naglalakad, makapasok lang sa eskwelahan. Tayo blessed na blessed. Bakit? Lahat ng kalsada natin patag na. Totoo?
Pero kabilang kanto lang, nakaupo ka pa. Kaya ang mga babae nung araw, kung mapapansin nyo, ang gaganda ng tindig eh. Talagang usling-usli yung puwet. Di ba bilog na bilog yung mga puwet nung araw? Kasi kalalakad. Ngayon pansinin mo mga kababaihan, flat na din. Oh, yung mga babae. Pag uwi niyan, magche-check yan. Flat ba yung akin? Di naman, ah. Yung akin po, hindi ito flat. Iniwan ko lang sa kotse yung sa akin. Pinagpahinga ko muna. Hindi ko nga alam. Nanay, nanonood daw ang nanay ko. Nanay, saan ba naputi fit ko? Hindi nga, laki ng fit ko nung araw. Naglalaro ang basketball. Para ako si ano, laki talaga eh. Hindi ko saan nagpunta, no? Babalik ba yan, nanay? Babalik daw. Ang nanay ko po, sabagay, kung wala ang nanay ko, walang dokatoy, di ba? Ang nanay ko po ay 85 years old right now. At wala po siya miski isang gamot na iniinom kasi wala siya miski isang sakit. To God be the glory. At ang nanay ko, 85 years old, nakakapaglaro pa ho ng badminton. Sa PS4. Makakatayo ba yun? Ah, nanonood ang nanay ko, katabi ang Uncle Floro ko, at saka si Yayay. Thank you for watching, Nay. Ito po yung anak nyo, hindi talaga pumuti, Nay. Oh. Ito, kasalanan mo to. Oh. Lahat ng pampaputi, sinubukan ko. Maraming nasira sa aking produkto. Tinanggihan nga ako ni Belo. Sabi ko, Belo, kaibigan ko si Vicky. Ay, ang Vicky, nanonood yan. Sabi ko, tulungan mo naman ako. Sabi ko, di ba sa ano ka, sa derma. Sabi nila yung mukha ko, medyo hawig daw kay Raymart. Sabi nila, hindi naman, hindi naman. Sabi ko, baka naman pwedeng talagang hawig na kami. Sabi niyang gano'n, no? Di ba doktor ako? Hindi ako magikero. In short, hindi niya kaya. Okay, so itong mga wrong lifestyles natin, kung babasahin natin sa Word of God, one word English, four letters. Sins. So we therefore conclude, kailangan malaman na natin at aminin na ang pinagmulan ng ating karamdaman, kasalanan sa sariling katawan. Amen? At ang ating kasalanan, Panginoon na magbibigay ng kapatawaran. Tama. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang... So kailangan ka may gawin. Ano ang gagawin natin? Payag ba kayo na palakasin muli natin ang mahina mong organ? Kasi pag lumakas ang organ, mabubuhay ang immune system. Pag nabuhay ang immune system, siya ang lalaban sa sakit. Okay, tanong. Paano lalakas ang inyong organ? Bibigyan ko kayo ng guidelines. Tama. Pero papipiliin ko kayo. Anong klaseng guidelines ang gusto mo para palakasin natin yung organ mo? Gusto mo ba ng nutritional guidelines? Ano kailangan ng organs para lumakas? Kailangan ba nila ng nutrition? Yes. Or kailangan nila ng lason? Ano sagot nyo lahat? Nutrition. Check. Bakit puro lason na gamot ang araw-araw nyong iniinom ngayon? Look, guys. It doesn't really make sense, no? Dito nasira ang science. Pinipilit ng science na matalino pa siya sa Diyos. Come on, it will never happen. To be honest with you guys, mauubos ang sanlibutan, mamamatay lahat ng scientist, pero mananatiling buhay ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Pero ang tanong, bakit daw mas naniniwala ka sa likha ng siyensya kesa maniwala sa likha ng Diyos? May tanong sa iyo si Lord, where is your faith, my dear children? At para makita mo kung nasaan ang paniniwala mo ngayon, kapag nutrisyon ang pinakikita at pinibigay namin sa inyo ngayon, ang dami niyong tanong, ang dami niyong takot, ang dami niyong duda. Pero, nung kemikal ang ibinigay sa inyo noon, aba, walang nagtanong, walang nagtakot, walang nagduda, inom ka lang ng inom, di ba? Nakita nyo? Naluto na ang utak nyo at paniniwala nyo ng siyensya.
Hello? Pati ang common sense nyo, nasunog na. Common sense lang to eh. So, yung mga may cancer, pinapakimo nyo pa. Oh my God, how can they recover? Sabi ni Chris Aquino. Kaya nga siya nabuhayan ng cancer cells, marami siyang organ na mahina, bumagsak ang immune system, nabuhay ang cancer cells. Lalasunin nyo ng chemical yung cancer cells, edi malalason din yung mahinang organs. Kaya pala walang namatay sa sakit na cancer. Anong kinamatay nila? Komplikasyon. Sa sobrang dami ng lason, bumigay ang puso. Organ ba yung puso? Ang cause of death, respiratory arrest. Ah, no. Cardiac. Cardiac arrest. Di ba? Hindi cancer. Sa sobrang dami ng lason, bumigay ang baga. O ang cause of death, respiratory arrest. Sa sobrang lakas ng lason, bumigay yung kidney. Ang cause of death, kidney failure. Pero wala kayong makikitang death cert na nakasulat na ang cause of death, cancer. Kasi hindi nakakamatay ang cancer. Ang gusto lang ng cancer cells sa loob ng katawan nyo, kumain. Ang mabigat naman sa inyo, pinapakain nyo sila. At alam nyo ba ang paborito nilang pagkain? Chocolates. Kaya yung mga balikbayan, isurrender nyo na. Sugar, dairy. Yun. Kaya pinagbabawal ko yun. Malinaw ba? At saka yung walong malansa, huwag kayong mag-alala, may kopya naman kayo, ha? Bigyan namin kayo ng kopya. Okay, so, kapatid, ito na, mamimigay na lang kami ng guidelines. Ano gusto mong guidelines? Nutritional ba o chemical? Nutritional. Operahin natin to. Dok, ano ang pinagbasihan mo sa nutritional guidelines mo? Bakit yan ang itinuturo mo ngayon? Tapusin na natin at iiwanan ko kayo ng salita ng Diyos to conclude today's health forum with Dok Atoie. Revelations 22, Ezekiel 47, 12. The Lord said, tinanim ko ang mga halaman at puno. Maganda tong inabot mo sa akin, pentel pen, ha? Oo, oh, maganda nga. Tagalog sinasabi ko, English sinusulat. Akin na lang tong. Upang. Ayan na naman. Upang ang mga dahon at bunga nito ang magsisilbing kagalingan, English na naman, sa lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Kapatid, sino po ang nagsalita nito? Panginoon. My God, Panginoon, hindi yan salita ni Dok Atoie. Tama? At ang sabi ng Panginoon, look, makukuha mo raw healing. Guys, if you will listen closely, the Lord uses the word healing. Hindi lunas, hindi relief, hindi remedy, hindi control, hindi therapeutic. Ang pangako ng Diyos, kagalingan. Kaya pala, walang commercial na maririnig niyong gagamitin ng word na healing. Tama ba? Kasi hindi nila kayang ibigay sa inyo. Kanino galing ang healing? Kay Lord. Tanungin natin, Lord, paano namin makukuha ang healing? Alam mo ang sabi niya? Sa mga bunga at dahon ng nilikha niyang puno at halaman. May binanggit bang kemikal? Kaya pala yung mga ninuno natin, ang linaw-linaw na ngayon, humaba ng gusto ang buhay nila. Tumanda sila na walang mga sakit at karamdaman. Bakit? Walang masyadong kemikal nung araw. Nung nauso kemikal, ayun, umiksi ang buhay ng tao. Tama? So ngayon, kapatid, using the Word of God and the creations of the Lord, bakit makagagaling ang dahon at bunga? Tingnan natin. Yun bang mga dahon at bunga galing sa puno at halaman na nilikha ng Diyos? Ang laman ba ng dahon at bunga ay nutrisyon? Yes.
or lason? Nutrition. Diba? Yun ang kailangan ng organs nyo na nanghihina imbis na araw-araw lason? Kapatid, china-challenge kita. Kung simula ngayon, kaya mong maging mabuting ehemplo sa tahanan mo, it will all start with you. Kaya mo ba na simula ngayon, sa bahay mo, ikaw at ang pamilya mo, mas marami naman kayong uumpisahang ipasok na nutrisyon at babawasan nyo na lason? Kaya o hindi? Kaya. Pag nagampanan mo yon, self-explanatory na to. Hindi mo kailangan mag-aral ng high school para maintindihan mo to. Pag simula ngayon, mas maraming nutrisyon, pwede bang lumakas ang organ? Yes. Pag lumakas ang organs, will they function properly? Yes. If they are already functional, may sakit ka pa? Wala. Pag wala ka ng sakit, kailangan mo pa ng gamot? Pag hindi mo na kailangan ng gamot, ang tawag sa'yo, gumaling. So, ladies and gentlemen, that's the completeness of my presentation. May natutunan? Sa narinig at nakita nyo ngayon, pwede bang gumaling o hindi? Pero walang magic. Hindi pwedeng may iinumin ka lang tapos iintayin mo na. Haya na. Haya, malapit na. Walang magic. May proseso. Meron? May disiplina. May tamang pagsunod. May pagbabago. At higit sa lahat, pagbabalik loob sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. To God, all be the glory. Okay. So, ngayon po, tapos na yung help forum. Magbibigay kami ng guidelines for the consultation. Pero kung sabay-sabay kayong tatayo at ganyan kayo karami, magulo yan. Hindi tayo matatapos. So, lalagyan natin ang sistema para mabilis tayong makauwi. Okay ba? Makinig kayong maigi at ituturo po yung sistema ni Boss Vic. Parikoy, lahat sila bibigyan ng 7 doctors? Parang antok na antok ka, huy. So, lahat po kayo bibigyan ng kopya, libre. Walang bayad, ha? Huwag kayong maniningil, ha? May kusay ang mga yan, oh, ma'am. Hindi, joke lang. Ako po ay magpapahinga lang saglit. Okay lang? At saka kailangan ko magpalit ng panty shield. Okay, maraming salamat po. God bless us all.